Kahit hindi scheduled ang mga privileged speech ngayong araw, pinayagang magsalita si Buhay Partners Representative Dito Atienza para sitahin ang bintang ni Iloilo Representative Janet Garin kahapon na nagkakalat umanos siya ng maling impormasyon sa bakuna. Sa interpellation ni Atienza kay Representative Bernadette Herrera di kahapon, sinisi ni Atienza sa mga programang bakuna ng tetanus toxoid at Dengvaxia ang tila pagkatakot ng mga tao na magpabakuna. The lady who stood up yesterday branded my information that I was carrying to the chamber as nothing but fake news. Ganyan. That is unfair. Hinamon ni Atienza si Garin na managot sa Dengvaxia kung mapapatunayan niyang mali ang bintang ni Garin na nagkakalat siya ng fake news. Dito na pumalag si Garin na nagpatupad ang Dengvaxia vaccination program ng health secretary siya. Mr. Speaker, point of order, Majority, Mr. Speaker. Majority Leader. Today is not a Monday. May I know why the Honorable Atienza is standing up and again spreading misinformation that tetanus toxoid causes sterility. That our rules say no matter can be discussed without a quorum. I therefore move that we call the roll. Sinuspindi tuloy ang sesyon pero ayaw pa wat ni Atienza. We can call the roll a million times. I'll still challenge her. Mr. Speaker, may I request the Secretary General to bring the Honorable Colleague out of this floor. We are not on session and he keeps on talking. Ang resulta ng roll call may 209 ang present sa sesyon. Pinatuloy si Atienza na giniit na hindi siya nagkakalat ng fake news. If I'm proven guilty, I should resign my position here. But if I can prove her guilty, she should resign from her post. Tinanggap ni Garin ang hamon na magbitiw siya sa Kongreso kung mapapatunayang nakamamatay ang Dengvaxia. Pero hinamon niya rin si Atienza na tawagan ang lahat ng bansang gumagamit pa rin ng Dengvaxia para alamin kung nagkamali ba ang DOH nung panahon niya. RG Cruz, EBS-CBN News.